For this video ay titikman namin ni JJ ko yung pinakamanghang na takoyaki dito sa Pilipinas dahil itong takoyaking to ay may kasamang Carolina Reaper na ingredient. Pero bago namin yun itry ay dadaan muna kami sa iba't ibang levels na maanghang na takoyaki hanggang sa umabot kami sa boss level. Dahil nga nagustuhan ng mga tao love yung spicy challenges natin, ay tutuloy-tuloyin natin yun para tumaas ang tolerance ko sa spicy food at tumaas ang tolerance mo. Yes! Without further ado, ready na ba kayo? Ready ka na ba, love? Ready na ako kasi di pa ako kumakain. Maganda ang magiging reaction ni Jajay ko. Para sa mga hindi pa kumakain, sabayan nyo na kami, sabay-sabay tayong takoyaki hunting. Let's go! Ganyan guys si Jai, nakarating lang namin. Guys, this is so amazing. Nakapokus agad siya doon sa nagluluto. Para tayong nasa 5-star restaurant. Kasi nakikita love, natin kung paano siya ginagawa. Dito muna tayo. I'm sorry. Gutom ka na? Oo. So ayun guys, nandito na tayo sa ating first restaurant place, which is Soru Izakaya. Nasa nakahanap. Si Jai nakahanap. Sa maginhawa lang to. Walang sponsor dito guys, kasi gusto lang namin talaga tumikim ng iba't ibang klaseng takoyaki bago namin tikman yung pinakamanghang. So ayun guys, eto na ang takoyaki ng Soru Izakaya. As you can see, yung sa takoyaki talaga na ano, gumagalaw-galaw pa yung ano, no, parang buhay. Ba't kaya? No? Parang siyang gumagalaw. Chip? Bakit po gumagalaw yung ano? Pressure ng init ko yan. Okay. You took the words right out of my mouth. Wow! Okay, so, tikman na natin. This is the takoyaki and guys, this is 150 pesos isang order. Pero marami na siya. Hindi tinipid yung mga sauce. True. Guys, this is spicy ah. So, pero I don't think it's super spicy. Hindi natin sure. Wow. Madulas yung chopstick eh. Hindi na ako mag-chopstick. Take ka na lang. Mag-fork na lang kami ni Jai. Itadakimasu. Cheers, ball. Hindi siya ganun ka-spicy. Sakto lang. Masarap pa. Ginagawa mo. Masarap siya. Yun lang. Yung sauce niya, may anghang siya, pero hindi siya ganun ka-anghang. Sakto lang. Na may asim, may sour effect. And the difference between dun sa mga nakain ko ng takoyaki before, mas makapal yung labas niya. Yung ano? Makapal to. Hindi siya mabilis masira. Kasi usually mabilis masira yung mga binibili namin eh. Oo nga. Masarap yung sauce nila. Feeling ko kasi sa takoyaki, hindi lang sa pagluluto yung ano, pati dun sa sauce. Oo naman, malaking factor yun. Kita nyo guys oh, may pepper pa siya. Hindi siya kung pepper yan, pero feeling ko pepper. Kagating ko sa gitna para makita nyo yung laman. Real octopus siya. Ay, hindi siya mahirap kainin kasi hindi siya sobrang init. Di ba ibang takoyaki na... Sakto lang. Pero bago luto siya. Musok pa nga oh. Ito yung squid niya yung black. Tapos may halo-halo pa siyang gulay. Vegetable. Kaya ang sarap. Rate mo love yung takoyaki. 1 to 10. Spiciness. 1. 2 ako. 1 ako. Hindi siya spicy. Yung tamang anghang lang na masarap. 1 of 10. So, okay na to guys. Now, lipat na tayo sa ating next takoyaki place. Let's go! Okay guys, so nandito na tayo sa ating pangalawang takoyaki place and siya ay Taukoyaki. It is located in Bagong Bantay sa may Quezon City lang. Bakit Taukoyaki yung pangalan? Franchise po kasi kami. Bali yung owner... Ah, franchise to? Apo, yung owner po niya talaga is from Malanday, Valenzuela. Ang pangalan niya po kasi Tau. Franchise pala siya and as you can see marami siyang options. Options. And ang kakaiba doon sa una ng pinuntahan natin tsaka dito, ito talaga, focus talaga sila sa Taukoyaki. Let's go, try na natin. Ano po best seller dito? Bali yung best seller po natin, signature po at saka triple cheese. Signature na lang. Ano siya? It's very affordable compared to the other 65 takoyaki. 65 pesos, 4 pieces. Kanina kasi 156 pieces. So let's try! Ito yung mga mainit talaga na ano, takoyaki. Yung mahirap mo yain agad kasi sobrang init. Ate, gano'ng katagal na po kayo nag-work? First timer po ako dito. Magkano po isang ano, isang takoyaki nyo? Nandiyo po yung menu sa labas. Hindi nyo memorize? Hindi po eh. First day ko
First day, pasisante na nga po to. So yun guys, this is our second takoyaki for today. It's only 65 pesos yung signature takoyaki nila. Kumana natin, love. Ito pero, yung hot sauce nila kung gusto mo ng maanghang. Since yun naman yung content ni Ana. Hindi siya mismo sa takoyaki naka-flavor yung spiciness, kundi sa mga sauce lang. Ang second takoyaki natin, kailangan natin gawing manghang, nilagyan ni Jai ng hot sauce. Hot tapos sauce. Ito talaga yung, I think, pinaka the best na gamitin para sa mga takoyaki. Alam mo kung bakit? Bakit? Pagkatusok mo, pwede ka na magtinga. Yan, so nakikita nyo guys, sobrang daming hot sauce. Yan. So for our second spicy takoyaki, tikpan na natin. Sarap rin pag may hot sauce. Sarap nga. Diba? Mas sumarap. Para sa akin. May hindi kasi sarap niya. As you can see guys, again, real squid. For its price, sulit na to kasi apat na ganitong squid sa loob ng isang takoyaki bowl. 65 pesos lang. Wow. Tsaka ang sarap nung combination niya. Guys, sorry ah. Hindi ako biased ah. Pero kung ako, tatunungin. Mas trip ko yung mga ganito takoyaki. Ako din. Pero gets mo yun, alam mo yung mga takoyaki na hindi ganun ka-pricey, pero quality yung lasa niya. And yung talagang pang-masa. Ito kasi talagang pasok sa panlasa ko, kaya ako mas gusto ko siya. Ganito lang yung lagi binibili namin. Mm-hmm. Kung ako, mas gagastos ako para dito. Agreed. Damihan pa natin ng hot sauce. Kasi medyo konti ko na yan. Siguro ano, yung hot sauce nila, yun din yung basihan ng anghang. Mm-hmm. Yan. So tingnan natin ang spicy levels nito. Puno-puno na ng hot sauce. Ang dami ko nalagay, love! Lagyan mo ng plus, mas masarap. Ate, ang sarap nga! Panalo! Pwede na to pang breakfast, lunch, and dinner, and merienda, and midnight snack. Wow! Tapos yung jebs ko bilog din. What? Wah! Debak! So rate mo yung spiciness na nilagay mo na hot sauce. Sa akin, mga 3.5. Manghang na eh. 5. So, ayan guys. Ito ang pangalawang takoyaki. Medyo tumaas na yung spicy levels namin kasi syempre gusto namin maghanda para dito sa final eh. Init? Nang hot sauce? Ako. Uminit siya pakiramdam kasi ang anghang ng hot sauce. Kala ko dahil sa akin. Yan, so ngayon pinaprepare namin sarili namin para sa pinaka-final at pinaka-manghang na takoyaki na matitikman namin. Ready ka na ba, love? Kinakabahan ka ba? Hindi. Itong susunod na takoyaki pupunta natin, may Carolina Reaper ulit yan. Oo, kinakabahan ako. Without further ado, let's go! Magbayad ka na? Ako nga pala, babayad pa pala ako. Okay guys, so kakarating lang namin dito sa Caloocan kung saan dito na namin matitikman ang pinakamanghang na takoyaki dito sa Pilipinas kasi meron siyang Carolina Reaper. Si Love ay medyo nakatulog sa biyahe, medyo mahaba yung biyahe, pero ngayon siguradong magigising siya. Let's go! Ang pangalan niya ay Taragis Takoyaki. Dito raw po yung pinakamanghang na takoyaki. Taco Bomb. Ah, yan. Oo, Carolina Reaper. Tinry namin yun one time eh. Halos masuka ako ng dalawang araw. So, ito yun guys, Taco Bomb Challenge. Tignan mo naman, ano ba naman yan? So, magta-try po kami, order kami ng dalawang Taco Bomb. Ano po pangalan niyo, madam? Dayan. Sa tingin niyo ba, ma'am Dayan, kakayanin namin? Kaya po yun. Based sa mga ibang nag-try niyan, ano mga naging reaction nila? Umiiyak na ba, madam? Love, be prepared ah. So ito ang final moments natin bago natin tikman ng Carolina Reaper na takoyaki, love. Anong last words mo? What? Chat lang. De, anong... Gusto ko nang matulog. Gusto mo nang matulog. Nabitin yung tulog ni Mahal. Ano yung na-expect mo? Kasi natikman na natin yung pinakamanghang na chip eh. Yung Paki, di ba? Feeling ko level down to eh. From Paki. Wow. Sa akin ah. Eh, bakit Carolina Reaper sa Buffalo? Maanghang sobra. Oo, parang ganun. Meron po ba kayong ano, like, dosage nung Carolina Reaper? Or talagang fixed siya na nilalagay? Maximum. Ah, so talagang... Order na siya. Kalkulado na yung bawat order. Okay. Ah, ganito siya talaga lang. Tingnan mo ang cute ng lalagyan, parang burger! Maliit po.
Maliit lang siya pero malakas ang tama ng angha. Tama. So, dun sa mga unang tinikman natin ay wala kayong masyado nakuhang reaction kasi bearable naman. Mm-mm. 5 yung last ni Jaya ko, 3 out of 10. Tingnan natin dito. Bawis ka na lang. Excited na ako. So ngayon guys, nandito na yung Taco Bomb, pinakamaanghang na takoyaki sa buong Pilipinas. At ngayon, itatry na namin ni Jay ang pinakahinihintay nyo. Pero ako, itatry ko siya ng No Reaction Challenge. Unang-una, itsura niya pa lang. Mukha siyang, ano, chocolate cake. Mukha siyang... Para siyang choco butternut. Choco butternut. Ang Dunkin Donut. Oo. Mukha lang siyang donut, pero yung amoy niya, sobrang, ano, masakit sa ilong. Mm-hmm. Ano ba to? Isang kagat lang ba to o maraming kagat? Guys, yung Carolina Reaper ay in-inject sa loob ng takoyaki. Kaya siya naging Carolina Reaper takoyaki. So without further ado, tikman na natin the Philippine spiciest takoyaki. Isang kagat. 1, 2, 3. Ugh! Hello? Tayo! Isinok ako. Ilang minutes usually hinihintay dito, ate? 5 minutes. Kinain mo lahat? Oo, akala ko kainin natin lahat. Shit, malito. Dapat kumagat lang ako. Wait lang, hindi ba kuminom? 10, 9, 8, 10. Natutunan ko sa last spicy challenge natin na pag ganito yung nararamdaman mo, dapat minumumog mo lang yung gatas. Fuck. Ah! Hindi ko kayang mumugin. Ah! Ate, hindi siya nawawala. Paano siya mawawala, ate? Tanya. Parang naiisip ko na yung buong buhay ko. Dapat iniisip mo na hindi maanghang. Hindi maanghang. Ate, pingin pa po isang tubig, please. Grabe, ngayon lang ako kumain ng ganito kasi feeling ko wala masyadong ano, effect eh, kasi takoyaki. Kaya ka, mas maangang siya sa ano? Alam mo ba, dito lang ako kumagat sa kanang part ng bibig ko, kaya dito lang sumasakit lahat yung tenga ko. Ang dila ako sa gilid. Ba't mo kaya ako dinadamay sa mga kalokohan? Hindi mo kang inubos eh. Huwag mo na ubusin, love. Buti nga hindi ko inubos. Pero tignan mo, nakalahati ko siya oh. Sabi ko last time, hindi ko na gagawin to. Yung baki, kasi sinikmura ako ng 2 araw. Kaya nagsuggest sa akin na gawin raw to. Si Josh, yung kapatid ni Jay. Hmm? Kapatid mo nagsuggest sa akin dito. May time mo. Send pa siya picture. Eh, sabi ko, eto, baka parang ano lang siya. Yung wing, kasi yung wing kaya ko eh. Hindi siya yung wing. Hindi siya yung wing, love. Putang ina, ang hangga bunganga ako! First time kong nagluha yung mata ko. Ako, hindi lang mata yung nagluha sa akin, yung buong muka ko lumuha. Congratulations kay Jay kasi first time niya kumagat ng ganyang kalaki sa spicy challenge. Kilala niyo naman si Jay, hindi siya mahilig sa mga maanghang pero para sa akin ginagawa niya to. Sinasakripisyo niya yung tiyan niya. Actually, ako mahilig ako sa maanghang pero hindi yung ganitong taragis na ba. Ako din naman. Na Carolina Reaper. Kumakain din ako ng maanghang naman. Pero hindi ko kaya yung ganito, parang baliw. Parang ako, baliw sa'yo. Kung sino man naka-discover ng Carolina Reaper, sana wala ka pang almoranas.
Kung sino man naka-discover ng Carolina Reaper, sana huwag nyo na kami idamay. Sa'yo nyo na lang. Ginagawa nyo, binibenta nyo pa. Joke lang. Siguro yung next na spicy challenge namin, after ilang months na muna, kasi baka magka-almoranas na kami dyan ito. Ayaw mo na. Pero, to be frank, hindi siya kasing anghang nung Paki. Ibang level pa rin talaga yung Paki. Yung Paki kasi guys, feeling ko ma-hospital na ako. Ito hindi pa. Sa clinic lang. Ito kaya pa. Pero maanghang siya, masakit sa baga at sa chan. Mm-hmm. Pero kaya. Grabe, yung kala ko masayang. Kasi yung kaninang mga spicy natin, masarap pa rin. Oo. Eh. Actually, hindi ko na naisip kung masarap o hindi. Kasi once nung kumagat ako, yung pumasok na lasa na yung Carolina, parang sumabog sa bibig ko. Rate mo nga to 10. 15 over 10. Ako siguro mga 15 over 10. Kulay pa lang niya, nananapak na. Tsaka yung itsura niya. Bawal sa mahinang nilalang. Sabi? So, oo, nakasulat yan. So, ibig sabihin nun, love, malakas tayong nilalang! Malakas kami! Sorry. We did the Taco Bomb Challenge nang walang kahirap-hirap. Nawala rin yung anghang niya after ilang minutes, mga 10 to 15 minutes. Pero dito mas pa nga rin yung akin eh. Kala ko wala na eh. Akin ba rin dito? Bearable naman siya para sa mga kaya sa maanghang, pero mag-ready na agad kayo ng gatas tsaka maraming malamig na tubig. Pero kung mahina kayo sa maanghang, hindi nyo dapat itry to. No. Pero mas maanghang to sa buffalo wings na tinry namin for me. Pero walang-wala pa rin siya sa Paki na kinain namin. Parang katumbas nito ano lang eh. 1/8 nung chip ng Paki. Pero grabe pa rin ta. Grabe, sumasabog. And that is it. We survived. We did the Taco Bomb Challenge ng Taragis. Kung meron ba kayong spicy challenge na gusto namin gawin, comment down below nyo at pag-iisipan muna namin kung gagawin namin. O, didiretso na kami magka-almoranas. Diba? Kaya mo ba? Give up ka na? Parang nasa-stress ka. Kakagising ko lang ito agad pinakaan mo sa akin. Diba? Talaga namang kaya, kaya ko sa akin. So, tanong lang, gising ka na ba? Hindi magigising sa ganyang kaanghang, be. So, every time pala na natutulog ka, mapakainin kita ng ganito. Ngayon, hindi na kami nagpa-prank-prank, hindi na uso prank eh. Itong ginakain namin ngayon, pinaprank na namin yung sarili namin eh. Sana nag-enjoy kayo sa aming challenge at adventure and love more spicy adventures to come. At kung na-enjoy nyo itong video na to guys, click on this video kasi dito namin ginawa. Ito talaga ang pinakamanghang na chip, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang Paki One Chip Challenge. And that is it for this video guys. Sana nag-enjoy kayo dito sa vlog na to. We survived the Taco Bomb Challenge. Thank you very much for watching guys. Ingat lagi, God bless and... See you in the next vlog. Bye!